So hi guys, welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang, don't forget to subscribe first, charot. So ayun, kung mapapansin nyo sa channel ko, nag-upload na ako ng video sa tagal-tagal na panahon, charot. Oras or araw na hindi ako nakapag-upload kasi nga, ayun nga, malalaman nyo kung ano yung dahilan sa video na na-upload ko kanina. Nagkaroon na naman kami ng unexpected plan, charot, na mag-vlog kami. So, ang magiging content namin ngayon is 10 facts about us. So, ayun, meron kami ditong dalawang battle. So, ayan, charot. Battle and a glass. Oh, ayun, di dalawang battle. Container so, na lang. Sige, container. So, papakilala ko muna sa inyo yung kasama ko ngayon. Oh, yun. Special guest daw, pero alam mo. Guest lang, hindi special. So, ayun. So, January Pasca. So, ayun nga. Meron din siyang IG. And then, may TikTok account siya. Ewan ko kung may Twitter. Ayun. So, I have Twitter. Ipapakita ko na lang sa screen para nyo may follow or may ano. Ayun, may YouTube din siya. Pwede din siyang i-subscribe. Hindi, wag muna. Hindi pa so, ayun lang muna. So, syempre, sisimulan natin ang challenge. So, sisimulan natin ang challenge pagkatapos ng intro. So, ang gagawin namin ngayon, magja-jack in poi muna kami kung sino bato, yung... Bato, topic tawag namin doon. Sa amin kasi, jack in poi. Sige, mag-away tayo dito talaga. Sige, bato, topic. So, kung sino yung manalo, siya yung mauna? Oo. Siya yung magpipick? Oo, yun. Kung sino yung mauna, siya yung unang magpipick sa malagayan namin. Kasi may kanya-kanya kami. So, ito naman yung sa akin, yung 10 facts about ito me. Ito yung sa akin. Papalitan tayo. Dito ka bubunot dito. Oh, ayun. Change tayo. So, start! Run! Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Tignan mo! Dapat ikaw, dapat pala mali. Kasi nagbato-bato pick tayo, dapat ikaw natalo. Ikaw mauna kasi ikaw ang sasagot eh. Ano ba yan? Oo, ikaw sasagot. Ako, so sige, nag-change na naman ng aming mga kalukuhan, charot. Sige na. So, ayun na nga. So, nagpalitan na naman ko. So, yung talo siya yung unang magpipik sa lagayan or sa anon niya. Ganon. So, ganun. Ako yung talo. Oh, no! Stay, wala akong alam dito. Hindi. Isa sa katotohanan kay Janet. Ay, katotohanan mo! Facts nga, kaya nga facts so, ayun, eh. Katotohanan kay Janet. So, ilig or paborito ko yung prutas. Prutas ang. Mahilig or paborito kong prutas ang. Madami ang paboritong prutas. Ilan sa mga yun? Ang. Strawberry. Tama? So, 1 point na sa akin. So, another. To. Kailangan pa ba? Ikaw na ako na. Kasi nag-awahin talaga kita. Mga away pa naman ako. So, one facts about Jonabelis. Nanginginig ako kapag blank sa tao. Nahihiya ka sa tao? Hindi! Oy, tama na. Isang salita lang tayo, no? Oo, oh, hindi ko alam. So, 1/0. So, ano damang sagot doon? Naiinis. Ah? Naiinis. Yun. Pag galit ka, ganun. So, ako na. So, 0 siya. Hindi niya nakuha yung, you know. Medyo ano kasi. So, alam ko yun. Medyo confusing lang kasi yung words wag niya. Na, yung sentence. Na. Oh, hindi ako payag. Charot. So, ito yung pangalawang katotohanan kay Janeline Pascua. Isa sa health problem ko ang hirap magdumi. Ano ba yun? Hindi. Ano? Hirap ano? Mag-digest. Yun. So, yun. Nakuha ko pa rin kasi. Hirap ako mag-digest. Ayun. Kaya also, kahit konti na yung pagkain ko, chubby type pa rin ako. Yun. Hindi halata. Hindi talaga lahat ng oras or
ng situation. Oo. Pareho. Kaya, at saka, don't judge a book by its cover. Kasi pag sinabi nilang chubby or mataba, nataw na kumain. Look at me. So, ayun, I want ako to eat something. Nakuha ko pa rin. So, it's your turn. Hihirap naman kasi na kanya pamit ng sentence. Hindi ko lang nakakakuha eh. Gigilaw. Ayaw ko sa taong... Ay, marami itong ayaw. Isip. Ano kasi, may situation na ayaw niya yung, di ba, kunwari, may gusto siya, tapos yung taong yun, yung magdedesisyon para sa kanya. Pero meron din, marami ka naman ayaw sa Di magbanggit ka! O yun nga, ayaw mong pinangungunahan ka, ayaw mo din yun, sa taong plastic. Pinangungunahan talaga yung mostly. Kasi sa plastic, kaya ko din makipagsabayan. Kaya hindi naman siya, part siya sa, parang sasagot kasi, ayun nga, di ba, kung pakikasamahan ka din ng plastic, hindi pakisamahan mo kaysa naman maging selfish ka, diba? So, 1 and 2. Ay, 2 and 1. Ako yung 2, ikaw yung 1. So, pinagmamalin ba? Hindi, syempre, kailangan malaman nila, diba? Oh, sige na, ka na. So, ito yung pangatlo sa katotohanan ni Jeneline. Isa ako sa mga estudyanteng ayaw na magkaroon ng below 80 na grade. Yun talagang tumatak sa akin kasi. Alam mo guys, pag ano, nagsasabi yan siya sa akin na bakit ganito yung score ko, bakit ganito ko, ayaw po, hindi ko kaya ganun. Siya basta sa grades. Yun talaga. 80 pababa? Ano? Oo, totoo yun. Pero ano? Iba kasi yung iniisip ko na ilalagay niya. Kasi ano, isa ako sa mga estudyanteng, alam yun, yung rush maggawa. Yung parang mas nakakaisip ako pagka malapit na yung pasahan, ganun. O kaya malapit na yung due date. O, di ba malapit na din naman kasi pero, based on grades. Pero tama din naman siya. Ganun. Iniiyakan ko yung 81. Yun, grabe talaga siya mag-ano. Ako, dyan ko, magkaroon na ako ng 83, mga pataas, okay na yun sa akin. Ganun lang ako. Ikaw na. Ako na. So, ayun, 3 na naman na ka. 3-1? Sakit lang mo. Mama, naiiyak ako talaga dito. Insecure ako sa... Ay, dati, insecure siya sa kilay niya. Kasi pag nag... Ay, sabi niya dito, insecure ako sa blank kasi ang pangit tignan. Isa sa facts kay JonabelMorbos is insecure siya sa kilay niya dati. Tapos, kaya siya nagpa... Ano tawag dun, B? Yung... Ano tawag dun? Ano yun? Microbleeding. Yeah, microbleeding. Kaya siya nagpaganon kasi insecure siya. Isa yun sa alam kong insecure siya. Tapos, yung isa, yung chan, pero hindi din. Kasi pinapakita mo naman yung chan. Oo. Kaya ang alam ko, kilay. Dati. O, dati? Ngayon, mayroon pa rin. Oo, syempre. Kasi, ako kasi, pag once na na-achieve ko na yung isang insecurities ko, so, mali ka. Kasi, ngayon, yung ba yung peklat ko yung na. That's why, hindi. Wala, na nasabi ko na yung sa'yo. Tinatanong nakita ko hanggang ngayon. Kasi mag-iisip pa rin ako ng iba. Wala na. Wala, ayoko ng so, ayun, kaya hindi ako makapagsuot ng mga dress na ng dati na nung una merig ako magsuot ng above the knee na dress. Ngayon, nahirapan na ako kasi gusto ko yung mga kulang na lang umabot sa sahig. Para lang matago lahat. Ganon. Oo, hiraman tayo ng dress so, ko. Ako naman. Okay. Ala, 3-1! Iyok! Kapangit! Ang hirap. So, pang ilan na to sa'yo? Pang-apat. Pang-apat na yan. So, ito yung pang-apat na katotohanan kay Jeneline Pascua. Isa sa mga paborito kong K-pop artist si... K-pop artist. Oh no! Wala akong maalala. Di naman yung K-pop si ano, si... Si Darren! I love Ay. Darren, pero... Sa K-pop, ang sabang sagutan na dyan is si Chayun mo. Chayun! Yung talagang ano mo. Oh, pero may points ka kasi I love Lin Mo. Isa din naman siya, diba?
first love never dies. O, diba? May mga talent. Lord, help me. Ayoko maging one. For one. One of the facts about Jonabel is mahilig ako sa social media except social media platform. Ibig mo sabihin dito. Social media platform. Twitter. Wala siyang Twitter. Ayun. Oh. Nakuha din niya. Kasi maraming nagsasuggest sa akin na mag-Twitter kasi since nag-vlog daw ako, doon daw mismo yung pinakaunang lapagan ng mga issues. Uh-oh. Ganun. Pero hindi ko alam paano gamitin yung Twitter. Yung talagang katotohanan. Tapos parang nung unang pag-install ko sa kanya, nag-try ako kaso parang nakaka-board. Tapos di ko alam kung ano yung mga ilalagay ko doon kasi di naman ako chismosa, hindi ako yung parang something na gagawa ng issue. So, ayun. Nakuha din niya. 2/4 Naku, pag-akad to, hindi talaga ako papayag. Naku. So, ito na naman kay Janlyn. Katotohanan para kay katotohanan. So, ayun. Bawal na bawal ako sa mga pagkaing maanghang, karne. Bakit ang galing mo? Oh, ayun. Sana hinirapan ko. Tama. Oo, bawal po ako sa maanghang. Kasi, kaya alam ko siya, guys. Kasi magkasabay kami kumain and then magka-isang table lang kami. So, ayun. Ikaw. Sana hindi na lang sa pagkain yung tinanong ko. Kasi alam niya pala. Hinirapan sana. 5-2. Sakit! One of the facts about Jonabel is mahilig ako sa dessert na madami tong gusto eh. Alam mo? Oy, pag may pinakaan ako doon, you know. Dessert? Hala. Oh no! You know. Banggitin ko na lang yung mga gusto mo. Sige, dessert. Sige. Pag may mabanggit ka na gusto ko, okay na yun. Sige. Mahilig siya sa cake. Mayroon siya sa ice cream. Ano ba yung prutas na gusto nito? Ala! Easy! Ang dami niya kasi, alam niya, pag may nakikita siyang pagkain doon, hindi pwedeng hindi niya kunin. Kaya, pag ano, manghingi talaga yun siya kasi mahilig siya sa dessert. Oo, kasi wala akong pinipili na dessert. Pero may mas pinaka-special akong gustong kainin na dessert. Ano yun? Matamis? Ano yun? Hindi ko syempre anong bibigay na ako ng dessert kaya matamis. Oh. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba? Ano na? Pinapahirapan mo naman. Ano? Sinasabi ko nga yan sa iyo eh. Ano ba? Kahit binibigyan na ako ng may ganito, binabanggit ko pa rin sa iyo. Mas gusto ko pa rin yung ganito. Kamote? Ano ba? Di lahat ng kamote matamis. Di lahat. Di lahat. Mais? Ano ba yan? Mag-finalize ka na kasi isang banggita lang kasi tayo. Kasi maiinis ako niyan pag kakunwari hindi ko nasagot tapos alam ko pala pag sinabi mo. Maiinis talaga ako. Paano yan? Okay, share it na. Okay na? So, yung favorite ko talagang dessert is yung mango float. Ayun nga! Sabi ko na eh, kasi mahilig siya magpabili ng ganun. Yan! Masa ko yung gulong bayi. Ayun ka na talaga. Mama! So, ako na. Oo, mahilig ka lang siya dun. Kasi wag magpapa, ano kang sa McDo, ganun. As ako naman, strawberry shake. Ayun. So, isa sa katotohanan kay Janelyn, paborito kong pagkain ang kahit anong flavor ng flavor pagkain. Kahit anong pagkain, flavor. Kahit anong pagkain, basta flavor siya ng strawberry. Kita lang siya! Yun. Ang kasi rupok. Ang rupok po pagdating sa kanya. Alam na alam niya yung sabon. Kasi ba?
parang ano talaga, parang yun talaga tumatak sa isip ko, yung mga yung pinaka-highlight talaga yung strawberry na fruits yun. Kasi pag may strawberry, kahit may bulok-bulok na yan, kakainip ko. Uy, grabe yun sa bulok! Hindi, yung parang may part yung sobrang, lang. Ano, kahit ano lang, yung kahit masim-asim na siya, kinakain ko talaga kasi mahilig talaga sa strawberry. Pag basta yung parang strawberry. Parang bagyo as a friend. Charot. Makikifriend siya. O, bulot ka na! Naman to! Nakaman ako. Two pa lang ako. Ilang ka na? Six? Mm-hmm. Try ko, ha? Pag sa akat talaga to, di talaga ako power. Ako! Ako yung tipong isa sa facts about kay Jonabel yung ako yung tipong estudyante na hindi mahilig mag-aral. Tama! hindi talaga kasi, alam mo, pag nag-aaral ako, nagkakataon naman na nakakalimutan ng professor namin. So, ayun, doon, tinamad na talaga ako. Tas, ay, pero huwag kayo. Pagka nag-seryoso to, matalino. Hindi. Hindi naman sa matalino. Hindi. Mahusay talaga siya. Hindi, ano lang. Hindi tapos, lang yan sineseryoso. Kasi, alam mo, parang na, pagka kinabukasan naman, na-realize ko kasi kinabukasan ni professor, ni-recall yung topic na yun. So, ayun, binaliwala ko kasi. So, hindi na ako nag-aaral. So, ayun, wala. Minsan, mas mataas yung score niya sa akin pag nag-aaral siya. Kasi ako, hindi ako nag, parang 5 minutes before quiz ko na rin. Ano lang yun, minsan-minsan lang yun. Pero madalasan siya talaga yung pinaka-highest. Hindi. Oh, sige na, bunot ka na ako na. Yung talaga hindi mo makakalimutan sa akin, no? Lang hiya ka. So, ito na naman. Madami akong allergies tulad ng allergies. Ay, hindi mo masasabi yung allergies na yun kasi kung hindi ka familiar sa mga allergies. Sige, allergies sa pagkain na lang. Shrimp? Tama? So, ayun, diba? Kaya ang dami ko talagang hindi pwedeng kainin kasi may allergies ako, tapos bawal, ganyan. Yun. Tapos alam niya lahat. Ayun. Ayun. Yun yung kinagandahan kasi, like ngayon, sabi niya, sinabi niya sa akin na kung may karne daw, kukunin ko. Eh, kinukuha ko pagdating niya wala ng karne sa baon. Oo, yun. Maganda daw akong kaharap kasi yung bawal sa akin na pupunta sa kanya. Hindi yun. Tinutupad ko talaga sinasabi niya kasi syempre, siya ang busog. Siya ang busog. Kasi bawal ako. Okay. Isa sa facts about kay Jonabel, wala akong blank sa taong ayaw sa akin. Pakialam. Tama. Wala siyang pakialam sa taong ayaw sa kanya. Kasi, ano, isa si Jonabel sa kilala kong tao na, ano, pag hindi mo siya pinansin, ulo, hindi ka din niya papansinin. Yun. Parang, sabihin mo ng pride, ma-pride, pero hindi talaga, hindi siya ganun. Like, hindi siya, hindi ka niya papansinin. Kaya wala kang, kaya ako talaga lalapit sa kanya. Gabi ka rin din naman parate. Oo, nambablock pa yan. Hindi kasi, di ba sabi nga nila, wag na, basta wag na din sa abot sa akin. You can't please everybody. Yun. Kaya ganun ako kasi, hindi naman ako dating ganito, parang nung nagkaroon, naipasok na ako sa maraming tao or sa community, dun ko na na-realize na hindi dapat ganun kasi hindi lahat ng tao approachable or ganun. Kaya parang na-disappoint ako kasi kung kailan lalapit ako sa taong siya. Hindi na kauna kung taong nilapit na pero niregret lang kasi may nireject. No, yung reject ako kasi may inyo na siyang lapitan or kinausap. So parang ang sakit sa part 2 kasi pinaka-importante talaga nun na nasasabihin ko sa kanya. So, ayun. Parang nawala na sa akin yung ako yung unang gagalaw or ako yung unang kikibo sa tao para lang magkausap kami. Ganun. Okay naman, Lena. Para iwas sa toxic. I'm toxic. Mm-hmm. 4 na ko. Yay! Yay! 3 na lang sa akin. Ilan ng score ko. So, ito. Isa sa mga katangian ko ang pagiging. ano ba yung ano yung parang mapagbigay ganun? Generous. Oo yun. Bakit alam mo? Kasi ano, yung parang kahit wala na siyang ano, yung parang yung budget niya
yun na lang, for example, 100 or ganun, parang malilibre pa rin siya, ganun. Wala siyang iniisip na, ay, mawawala na ako ng pera, ganun. Parang isig ko laki lang siya pagdating sa pera, makashare lang siya. Ayun. Oo. Ako pera naman lang yan. Pera lang yan. Kasi ang saya, hindi nababayaran. Mm-hmm. Kaya pera lang yan. Kaya lang yan, mapapalitan din yan. Pag nag-share ka, God will give you. Yun, totoo talaga yung sinasabi niya, pero magkaiba talaga kami, magkaiba kami. Alam niya, matipid siya, matipid. Oo, yun. Oo, wala yung budget, kaya nga ngayon, low budget ang video namin. Tapos, ayun. Pero mangingi ako ng Huwag ka mag-alala. Mangingi ako ng talent film later. Basta, wag nyo lang i-skip ads, kikita tayo. Oo, kayo mag-skip agad. So, pero ano, iba yung iniisip kong ilalagay doon kanina. Ano o, yun? Tama lang yun, generous. Sabi ko naman, marami naman din. So, ang iniisip ko doon na ilagay talaga kanina. Malambing ba? Hindi ba yung natatanda? Hindi ka naman malambing sa akin. Eh. Kay, yung tumatak talaga sa akin, talaga yung pagiging ano niya, generosity, ganun. Okay, one fact about JonabelMorbos is, favorite actress ko si Marian Rivera. Hindi! Kasi lagi nga sinasabi yung Marian Rivera. Oh, wait lang, iisipin ko yung iba. Diba? Kasi lagi nga sinasabi, Marian Rivera daw siya. Pero wait, iisipin ko kung hindi siya. Favorite actress. Ano, Pilipino? Oo, Pilipino. Sino? Hindi si Marian. Kasi yun. Oh, sige, hindi ko na alam. Si Jolianne. San Jose? San Jose? Talaga? Mm-hmm. Yun, kasi nung ano, nung parang pinakaunan niya pa lang sa ano, yung pinakita siya sa TV show. Mm-hmm. TV show ba yun? Basta kumanta siya. Oo, Filipina, ano yun eh. Yun. As in, Philippine, ano. Dati siya. Yun talaga. Conservative. Mm-hmm. Tapos napaka-simple niya, napaka-simple lang niya. Ganun, yun yung pagkakalam ko, napaka-simple lang niya. I can't walk out of the sky. Diba ano ba yan? Four lang ako. Ito na. Ay, gigigil ako eh. So, isa sa mga katotohanan about kay Jeneline, isa akong babaeng mahilig sa kulay. Nako, pag di mo talaga yan alam, may inis ka talaga pag nasagot ko yan. Yalo. Hindi! Yes! Ano ba yan? Mahilig ako sa pink. Ayun. Alo, di ba? Mahilig ako sa pink. Kasi, pink girl. Di ko inaasahan na mahilig siya sa pink. Oh, pero alam mo yon. Di ko maalala, basta lagi. Tumatak talaga sa akin. Yung dress ko, puro pink halos. Yung yellow, kasi doon na ma-highlight yung tunay niyang kulay. Ng balat. Kaya, ayun. Oh, mahilig din ako sa dilaw, pero mas favorito ko talaga. Di ba? Strawberry. O, ilang points ka na? Lalamang-lamang pa rin ako kahit maubos to. Oo. Isa sa facts about kay JonabelMorbos, mas gusto ko ako lang ang mag-isa. Oo, no, tama. Oh, minsan. Hindi, minsan. Ganun siya, pero minsan, hindi din naman. No? Kasi nga wala kang pakialam sa mundo. Mm. Oo. Mas pinipili ko mag-isa, ganun. In short, minsan kasi, naman. Ako lang sumasama sa kanya. Kami yung lalapit sa kanya. Like, mayroon kasi kami ditong kapatid na bata. Parang gano'n. Si Genevieve. Join lang, gano'n. Pero kung hindi kami lalapit sa kanya or wala kaming kailangan or wala kaming, parang walang ganap, gano'n. At hindi kami lalapit sa kanya, hindi din yan lalapit ng ano. Lalapit lang din kapag may ano, may kailangan gawin, gano'n. Pero mostly talaga, wala siyang pakialam sa mundo. Yun. Kasi ayaw ko mabilong siya sa mga issues. Issues. Malayo siya ganun. Sa issues. Kaya kung gusto niyo ng kaibigan na walang na toxic, lapit kayo sa naku. May part din akong toxic, pero di niya alam kung saan. Charot. Pero kasi, pag may secrets ako, kaya may isama ako ng love sa isang tao sa kanya ako nagsasabi. Kasi alam ko hindi niya yung sasabihin. Ganun naman kasi hindi siya nakikisama sa iba. Ganun ako. Hindi naman sa edi nakikisama. Ilang beses mo na ako nakitang na umiyak? Nakita lang kita nung
about sa papa mo, yun lang. Ah, no, pero never kita nakita about sa mga ala, hindi problem ganun. Mayroon kayo. Ala, di nga. Kasi minsan lang ako ano, parang mag-open. Yung ayoko kasi nakikita akong umiiyak ng iba. Pero ano, sa kanya ako unang umiyak dito. Yung lahat ng problem ko dito na umiyak ako, hindi nakita ng iba. Tapos, that time na may problem ako, sa kanya ako unang umiyak. Yung first time. Ah, siguro matagal na yun. Matagal na yung mga second year time. Hinag nga kita nun agad. Kasi, di ko maalala kasi parang almost ka nang mahilig ka maghag-hag ganun. Kahit ano. Isa sa katotohanan ni Jeneline, mahilig ako sa ulam. Ang umaga na... Hot dog! So, ayun kasi, alam mo, ito talaga, itong babaeng to, hot dog is life. Mahilig ako sa hot dog, pakainin niyo ako ng isang kilong hot dog, kaya ko yun sa isang kainan. No rice. Ako naman kasi, hindi ako mahilig sa hot dog, pero minsan, pag gusto ko yung ano kasi 'di ba may iba't ibang klaseng hotdog, may tender, may chururo. Ayun. Kaya kung gusto niya akong i-force bili kayang hotdog. Last. Tapat tama na 'to. Last na nga eh. One of the facts about JonabelMorbos is favorite kong kantahin ang ala, yung kinakanta mo hindi ko alam ang pag ilang hindi ko alam ang so, ano. Wala ka kasi sa taas, no? Oo, kasi hindi pag ano doon ako medyo kumakanta siya ganyan, hindi ko alam yung gusto mong ano, hindi ko alam yung kinakanta mo yung madalas, pero hindi ko talaga ma-memorize yung title niya tsaka yung kumanta or genre kasi hindi ako familiar, iba yung gusto niya. Ikaw pa rin, sinabayan mo pa nga ako noon eh, sa paborito ko siya kasi pag umaakit ako sa dorm namin doon lang ako kumakanta. Oh. Actually magaling siya kumanta. Hindi, kahit example pa nga yun, wala talaga. Wala. Hindi magaling siya kumanta. Dinadown lang niya yung sarili niya. Wala talaga. Kasi guys, para akong, yung boses ko parang napipiyok. Alam mo yung naiipit, ganun. Tapos parang nawalan ako ng hininga. Practice lang yan. Ini-encourage ko nga siya palagi. Katabi ko pala yan siya. Ay, ayun yun. Pag nagpa-choir kami, katabi ko siya. Nadadala ako sa kanya. Uga? Kasi magaling siya kumanta. Hindi yan totoo. Ako yung nadadala ka mo sa kanya. May paganyan-ganyan pa yan siya para makuha ko. Oo, ganun talaga yun. Ayun, okay. Kasi wala talaga ako sa boses. Ipo gugunin mo yan. Pamimbi. Ganun siya. Oo, para so, ito, ito na yung ikasampung katotohanan about kay Jeneline Pas. Takot are my phobia. Mm-mm. Ako sa loob ng kwartong madilim. Alam yun. May kasalanan kasi siya sa akin. Ala, ano? Oh, yung dalawa kayo ni Adele dati, yung last na nag parang umatake yung phobia ko. Alam nyo ba, may pagkaano din to eh, may pagkaano na to, sutil, ano ba yung sutil, magka-booster, yung may pagkaano ba, yung pag na simulan niyang manloko ba tawag doon, Bi? Trip? Man-trip. Oo, man-trip talaga yan siya. Trinip niya ako. Tapos hindi naman garo siya ang gagawa. Mag-uutos lang siya yan. Inutosan niya yung isa naming kasama dito. Nandun ako sa ano, sa basta room yun. Sa refectory. Basta yung part na yun nakalimutan ko na pag hindi ako yung gumagawa, nakakalimutan ko talaga. So, alam niya na may phobia ako doon. Tapos sinabi lang niya kay ano, "Oy, wag mong isara yung ilaw." Sabi ko, "Wag mong i-turn off kasi kukuha akong tubig." Inutusan ko yung isang niya, kasama namin. Turn off mo. Eh, hindi alam nun isang yun na ay takot talaga ako. I-turn off niya talaga as in, na-block out talaga ako. Tapos iyak talaga ako nung isang linggo ko siyang hindi kinausap. To, wala mong pakialam. Grabe. Wala lang din siya pakilaw. Kahit isang linggo ka lang hindi. Wala lang. Wala, ako lang din lumapit. Ako na yung nag-sorry. Ako na lang mag-a-adjust. Ganun ako eh. Bakit? Takot ako sa madilim. Kaya, kung tatanong niya ako sa fast talk, ano? Mahirap tong ano, mahirap. Lights on, lights off. Lights on. Lights on tayo. Mahirap to pag may kasama na. Kasi, paano kung yung ano? Hindi. Paano? Inaano ko na siya ngayon. Ay! Oh, hindi. Hindi. Inaano ko na siya ngayon. Pinapang pinapractice ko na matulog. Akala ko sinabihan mo na siya na ayaw mo na ganun. Gusto mo open eyes.
inaano ko na, pinapractice ko ng matulog. Pero, yun, syempre, magigising ako. Ako naman kasi, pag matutulog ako, mas gusto ko yung nakapatay yung ilaw kasi hindi ako makatulog kasi masakit sa mata. Tapos feeling ko may naglalakad-lakad pa, feeling ko may nakatingin pa sa akin. So, mas gusto ko talaga nakapatay yung ano. Naligtad tayo. Pagka madilim naman sa akin, feeling pero ayaw ko yung ano, ayaw ko yung close na close niya, parang walang window na bukas, ganun. Kasi parang hirap huminga. Ganun. Kaya oh, may sometimes may basta may part lang na open area, ganun lang. Ganun din. Ganun ako. Like yung pag nasa isang room ako tapos patay lahat ng ilaw. Ano mo yun eh? Ano tawag sa phobia na yun? Limutan ko na. Basta ganun. Oo, ano, yung takot ka sa pag ano pag oh, naka lights off lahat ng ilaw tapos mag-isa ko lang as in sisiksik talaga ako sa isang gilid tapos hindi talaga ako gagalaw. Kasi feeling ko may nakatingin sa akin or may dadakman na something ganun. Basta mga ganun na ano mga imagination. Kaya hindi ako nanonood ng horror movie or oo, hindi talaga siya. Alam mo, never kami nagkasama na manood ng mga gang kakatakutan kasi bawal. Ito talaga hindi niya. Kaya ako kahit mag-isa ako kahit gabi mga part na ng 11, ganun. Nanonood ako niyan, lalo na yung ano yung All of Us Are Dead. Napapanood ko lang yun sa TikTok mga part, pero pagka yung nakaka-tense na, ganun, ini-skip ko na talaga, hindi ko kaya. Kinulangan pa nga ako sa part na yun. Kasi sabi ko pa, ano ba? Ito na ba talaga yung end? Ito na ba yung finale tapang, niya? Tapang eh. Ang tough niya, ang tough. Pero takot ako pag may nagpaparamdam in ano talaga. Tapos lalo na pag kagabi! Lalo na yung ano, yung may ano, may panaginipan ako na masama na ganun, grabe talaga yung takot ko. Mahilig ka rin sa mga patayan, no? Oo, ganun. Yung mga sa massacre, ganun-ganun. Oo, ganun, nanonood ako hanggang sa napapanaginipan ko. Katagal-tagalan naman, hindi naman siya agad-agad napapanaginipan, ganun. Hindi ko kaya. Sabihin nyo na kung anong gusto nyo sabihin sa akin, pero talaga hindi ko kaya. Pwede siguro, pero nag-aya ako sa'yo, diba dati? Oo. Manood ng All of Us Dead? Oo, niaya niya ako dito sa kwarto niya, manood ka, so hindi pwede. Sabi ko, para may ano ako, hampasin ako. Wait, sabi lang niya sa akin, para may kasama. Tapos na namin yung 10 facts about us. Me and about Janeline. So, ngayon, tatanungin ko siyempre si Janeline kung ano yung pakiramdam siya ron. Ano pakiramdam ng lowest score? Hindi naman sa ganun. Okay. Gusto ko lang marinig you or gusto kong mag-share siya about sa mga nalaman niya sa akin. Kasi alam niyo naman, maraming hindi niya nasagot sa mga ganun about sa akin. Ano ba yung mga hindi ko alam kanina? Madami. Like, meron din kasi akong alam sa kanya doon. Pero hindi ko alam yung detail, ganun. Kasi parang hindi specific, ganun. Kasi ano, yun nga, sa pagiging parang introvert, may pagka half introvert kasi siya. So, charot! Hindi yung malang madala siyang mapag-isa, eh, ganun. Walang pakialam sa mundo, hindi siya open sa iba niya. Pero nagsasabi rin naman siya, yun nga lang, hindi detailed yung iba. So, saka parang by, according to my observation lang yung iba dun sa akin. Kasi yung iba naman nakakalimutan ko. So, kapag yung kanina mga hindi ko nasagot, so, like yun, akala ko kasi gusto niya si Marian Rivera kasi palagi siyang, this is Marian dati, before. Yan yung lagi niya sinasabi. Tapos, ayun pala si sa, ano, Julian Sanseso. Ayun, mga ganun na bagay. Wala lang, nagulat ako. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the bell button below. And also, you can comment or suggest po sa magiging next na content namin. So, thank you, Janeline. Thank you for watching, guys. TF. Thank you.